ganito pa rin ako. At parehong mga prinsipyo at mga pangarap ang isusulong ko bilang pangalawang pangulo ninyo. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Bigla na lang may dumamba sa likod ko. Sabi niya sa akin, huwag kang gagalaw, hold up to. Niyakap pa ng isang lalaki ang biktima na tila may kinakalikot sa bulsa nito habang ang isang lalaki nanutok ng kutsilyo. Tapos naramdaman ko na parang may kinakapa siya, na yun pala iba na yung kinakapa niya. Willing naman talaga ako ibigay yung cellphone ko. Nanglaban lang po talaga ako kasi yun nga po, medyo iba na po yung hinahawakan niya. Nang makuha ng mga suspect ang smartphone ng biktima, umalis na mga ito. Nagtamo ng sugat sa daliri ang biktima na sinaklolohan at dinala sa ospital ng isang mag-asawa. Sa follow-up operations, naaresto ang dalawang suspect na umunay edad 15 at 16. Una raw itinanggi ng isa sa mga suspect sa barangay ang krimen, pero nang makita ang kuha ng CCTV. Parehas po, yung pangitaas eh. Yung parin yung suot niya. Pero hindi nila alam pala may CCTV ron. So na-surprise siya nung mapanood niya yung sarili niya. Sana all ligtas. Ayon sa kanya, hindi dapat sisihin ang isinulong niyang batas sa paglalagarap ng krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sa ilalim ng batas, hindi pwedeng ikulong ang mga nagkasala sa naedad 15 pababa at sa halip ay dadalhin lang sa DSWD. Pero hindi raw totoong walang pananagutan ng mga ito. Isang taon din na involuntary confinement ang pwedeng ipatos sa mga menor de edad na nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen tulad ng rape, homicide at pagkasangkot sa illegal na droga. Karamihan din daw sa mga nahuhuli ay mga first-time offender. Narindigan din si Pangilinan na dapat bigyan ang pagkakataon ng mga youth offender na magbago.